nung naging presidente si PBB? Nakutuwan-tuwa ako, anak. Tumatalon ako. Naiiyak ako pagka sinasabi presidente na siya. Talaga, dahil binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na ang iba na sasabi, hindi daw dapat ibinoto siya. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko, gano'n. Dito lang sa ginawa ng yung ibang kasalanan ng tatay niya. Inaano niya sa kanya? Eh, maliit pa siya noon. Anong malay niya noon? Ikaw mga loyalista dito sa tatay. Mga namatay na yung iba. Pero, ang talagang ano namin dito na kasi si Marcos, ano pa lang siya, senador pa lang siya. Ako kasama nila sa pagpiikot-ikot dyan. Ako kasama. Dahil ako ang pasok nila ako sa Quezon City General Hospital sa Quezon Diamond. Pinasok nila ako dyan dahil ano ako sa kanila eh, talaga. Si Imelda, pag napupunta rito, inaakap niya ako. Hindi so, hindi naman. Basta, ewan ko kung bakit malapit. Pero, ewan ko ba't pag nakita niya ako, inaakap niya ako. Kaya ako naman, inaakap ko rin siya dahil hindi naman siya suplada. Nakakatakot pag suplada ang lapitan, di ba? O, pero siya, hindi. Yun yung personal encounter. Napakabait ng mga Marcos. Wala akong masasabi sa kanila. Lalo si Bombong nang nag-ano rito. Inaakap ko yun. Hindi siya. Meron akong kandidato, hindi ko lang sasabihin sa inyo, ano ha? Nang akapin ko, ginanon ako. Kung din lang natin sabihin ang pangalan, di ba? Ano? Dahil kawawa naman siya kung wala siyang makukuhang boto. Pero ganun pa man, inaano ko pa rin siya. Pamangkin ako ni, pamangkin ko si Kapitan Lobo. Lahat ng naiaano ko, asambe akin. Yung mga botante ko nakalista sa akin. Pag sinabi ko sa mga botante ko na solo yan, oh, huwag niyong hahaluan. Kaya si, baka nung maano si Egay Trela, ano, si, kasi hindi ko naman sila mae ang laging front doon dahil baka kwartahan sila, di ba? Ayoko naman ng ganun. Meron kasi mga butante na nang aano sa atin. Ako hindi ako ganun eh. Basta ako nakilala ko, tinulungan ko. Pero pag binibigyan nila ako, inaabutan nila ako, kinukuha ko. Pero never na nanghihingi ako sa kanila. Sa edad niyo po at marami na pala kayong oras o araw, taon na sinuportahan ang mga Marcos. Senator pa po eh, 1960 no? Bilang sa loyalista, pag sinabing loyalista, ano pa ibig sabihin ng loyalista? Tapat sa mga Marcos. Yan ang ano. Ako pag sinabing Marcos, nakikipag-unahan agad ako. May isa po kayo sa talagang naghintay na makabalik ang mga Marcos? Oy, siyempre. Talagang tumatalon ako dyan. Lita, hintayin mo ako ha. May ano po yung kanya? Feelings niya nung naging presidente si PBB? Nakutuwan-tuwa ako, anak. Tumatalon ako. Naiiyak ako pagka sinasabi presidente na siya. Talaga, dahil binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na ang iba na sasabi, hindi daw dapat ibinoto siya. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko, gano'n. Dito lang sa ginawa ng yung ibang kasalanan ng tatay niya. Inaano niya sa kanya? Eh, maliit pa siya noon. Anong malay niya noon? Sabi ko, kung meron mang kasama ang nagawa ang tatay niya, wala na siya doon. At saka ano namang kasamaan ang ginawa ni Marcos? Wala namang ginawang kasamaan si Marcos. Tulong pa nga. Kaso ang mga tao,
alam mo mga tao, ayaw makakuha ng ganito na ang naitulong sa kanila. Biro, ilan ang daliri natin? Ito na pinakang mataas. O dito na sila nakakarating. Wala pa rin silang utang na loob. Pero dito sa amin sa Tatalon, ang mga Marcos laging nananalo. Laging, solid talaga dito. Oo, solid kami dito. Ngayon ay na si PBBM na yung presidente natin. Sa tingin niya na eh, maganda naman yung pamumuno ni Pangulo. Ay oo naman. Talagang lahat ng ano, ako hindi na lang ako masyado ngayon makaano eh. Pero kahit na ano, meron naman tricycle eh. Magta-tricycle ako. Pagka ano, yan, umuupa ako ng tricycle. At saka hindi ako palahingi sa mga kandidato. Pagka ako tumulong, yung kung sino yung tutulungan, inaharap ko sa kanila. Para kilala niyo kung sino ang binibigyan niyo ng tulong. Ano? At kung sino ang... Yung pamangkin ko si Rodel, ang mga... botante na ano, inihaharap ko sa kanya para alam nyo na yan ang nagbigay sa inyo, tumulong sa inyo. Hindi kung sino-sino ang alam nyo nakakatulong sa inyo. May itong ano, itong programa na to, siyempre para sa inyo, mga senior citizen, na talagang ang nilabas pa nga na pondo ni Pangulo o inilaan na pondo is 43 billion para sa health insurance ng mga senior citizens. Ngayon ay para sa inyo, napakalaking tulong talaga nito. Ay talaga, nalalo ako, nag-iisa. Yan lang ang tumutulong sa akin. Pamangkin ko yan. May mensahe niyo kay Pangulo na may ganitong programa para sa inyo? Ano? Mensahe niyo po kay Presidente na may ganitong programa para sa mga sila? Magpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. At nagkaroon tayo ng Presidente. Talagang mulat sa pul tinignan itong ating Tatalon. Hindi tayo kinalimutan. Sila, si Bongbong, ang ate niya, si Manang Mrs. Marcos, talaga siya, lihitimong tigarilyo, ito ang tinignan nila. Kaya, ang sarap ng, ano na, pag napupunta siya rito, naaanuhan ko na, kahit ako nahihirapan, pumupunta akong eskwelahan. Kasi lagi sila rin. Inaakap ko yan, inaakap din naman ako. Tingnan mo, ang itsura ko ganito. Pag inaakap ko sila, inaakap din naman nila ako. Hindi sila yung miski butante ka o ano, yung ibang mga tao, di ba? Umiiwas sila. Pero sila, hindi. Mula kay Imelda. Kay Marcos, kay Aimee, wala akong masasabi. Talagang mahal na mahal ko sila. Sana magtagal pa ang buhay ko. At kung sakaling sila eh magkandidato pa ulit, sana matulungan ko pa rin sila. Salamat naman sa Panginoon Diyos. Sana. 89 na ako. Malapit na. Sana. Gusto ko nga maano ulit sila, no? Ayan. 90 mo na eh, makakatanggap ka ng 10,000 kasi ano eh, expanded yung centenarian. Ito, naglalakad mo. Pero nanay, ano yung feelings ninyo na sa administrasyon lang na ito, kung ikukumpara lang sa madaming nagdaan na administrasyon, ito ang pinakamaraming programa para sa inyo, mga senior, for the first time in history po. Ay, masayang masaya ako na nadatnang ko pa at naranasan muli ang kanilang paglilingkod sa amin. Anong pangalan niyo po? Lourdes Inocencio. Pio Inocencio. Dati daw po kayo ano, yung party pa ng Lupon? Oo.